Hello everyone, it's me again, G, and welcome again to G Channel. For today's video, ay pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa balat ng itlog bilang isang organic fertilizer ng ating mga halaman. Hello, good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa aking Philodendron Pink Princess na bagong propagate. So as you can see guys, masyadong malambot yung dahon ng aking Philodendron Pink Princess. So kung nakikita nyo sa aking pot, sa pot na ito is meron siyang eggshells. Meron ako inilagay na eggshells at meron tayong mga cocoa husk. O ayan. So yan yung pinutol ko before guys na pinopropagate ko din. So kung hindi nyo na itatanong guys, nilagyan ko siya ng eggshells dahil naniniwala ako, based on my experience, eggshells can also help our plants to grow. So eggshell is an organic fertilizer at marami siyang pakinabang sa ating mga halaman. So ang mga eggshells ay nagpapababa ng acidity ng ating lupa or ng ating potting mix. So dito naman sa kabila, itong pot na ito, kung napapansin nyo, madaming eggshells yung inilagay ko guys. Actually, yung ibang plantita, ginagawa silang powder. So ibinababad sila sa sun, sikat ng araw, sa direct sunlight yung eggshells. At saka pagkatapos ay dinudurog or ginagawa silang powder. At pagkatapos ay ginagawa silang fertilizer. Pero dito sa akin guys, kasi based on my research, ang eggshells kasi ay nakakatulong na itaboy yung mga snails and slugs sa, na dumadapo sa ating mga plants. Kasi yung eggshells kasi is lumalayo kasi yung mga snails and slugs kapag sila yung, kapag nasusugatan yung kanilang laman ng ano, ng snails. So ayaw na ayaw nila ng mga eggshells kasi ayaw na ayaw nila na nasusugatan sila. So malaki talaga, kung napapansin niyo, malaki talaga yung tulong ng eggshells sa ating mga plants dahil nakakatulong sila na magiging strong and healthy ang mga dahon ng ating mga plants. Malaking tulong ang eggshell sa ating mga halaman dahil nagpapababa ang eggshell sa acidity ng lupa. Maraming uri ng halaman ang mas gusto ang mababang acidity ng lupa upang sila ay makasipsip ng mga sustansya at maaaring mawala yung mga nakakalason na elements tulad ng aluminum. Ang calcium carbonate sa mga balat ng itlog ay nagpapababa sa mga antas ng pH ng lupa or acidity ng lupa na ginagawang mas alkaline ang lupa kaysa acidic. Sa mga halaman naman na namumulaklak, pinipigilan ng mga eggshells ang blossom end rot at nagdaragdag ang ng calcium mula sa eggshell fertilizer or kaya nga tinatawag siyang eggshell organic fertilizer. Nakakatulong din sa mga namumungang halaman, lalong-lalo na yung mga prutas. Nakakatulong din ang mga eggshells dahil kinokontrol ng mga ito ang mga insekto. At yung matagal na amoy ng mga itlog ay nakakatulong din upang lumayo at hindi lumapit yung mga insekto sa ating halaman. At yung mga matutulis na mga gilid ng tuyo at durog ng mga eggshell ay nagdudulot ng panganib sa malalambot na katawan ng mga snails at slugs. Ang mga eggshells ay naghihikayat din sa paglaki ng mga ugat ng ating mga halaman. Ang calcium carbonate naman sa mga balat ng itlog ay nakakatulong na palakasin ang mga ugat ng halaman kaya mas mabilis itong mag-lash at lumago at magiging healthy at makulay yung kulay ng ating mga dahon ng ating mga halaman.
So, paano nga ba gagawing fertilizer? So, as you can see, sa nakikita nyo, based dito sa aking ginagawa, ay nilalagay ko lang yung durog-durog ng mga eggshells dito sa aking, sa top ng aking soil, sa aking pot. So, eto guys, nakakatulong kasi etong aking propagation, dalawa kasi ito guys. Yung isa, kinain talaga ng snails yung isang dahon. Kasi itong pinutol ko, isang dahon lang talaga siya. Tapos, dalawang pot ito guys. Yung isa, isang dahon din yung pinutol ko na pinropagate. Meron siyang maliit na stem lang yung natitira. Ito lang yung nag-survive kasi yung isang pot, yung isang propagation ko, kinain ng snails. Yung buong dahon ng aking pink princess. So, ito na lang yung natira. Buti naman at nakasurvive siya. So, sa ngayon guys, based on my observation, dito sa aking greenhouse, wala na akong nakikitang mga snails at slugs na umaatake sa aking mga halaman dahil dito sa eggshells na inilagay ko. Kasi ayaw na ayaw talaga ng mga snails and slugs yung eggshells. Kasi nasusugatan talaga yung kanilang laman. And another thing guys, eggshells can also help to develop the roots of our plants. Most especially in our philodendrons. So, kung itatanong nyo guys kung paano nga ba siya gawin, simpleng-simple lang guys, iipunin nyo lang yung mga balat ng itlog, yung mga eggshells na patapon na, yung mga basura na guys, mas nakakatulong kasi tayo na mag-recycle, most especially yung mga organic fertilizers. Hindi na tayo bibili ng mga commercialized fertilizers kasi pwede naman tayong gumawa ng sarili nating fertilizers na mula lang sa ating mga basura at galing sa ating kusina. So, meron pa tayo dito guys. Meron pa din akong inihalo dito na philodendron pink princess. Inihalo ko siya dito sa aking mga aglonema at malago na siya guys. So, kung titingnan natin, ayan. So, nasa ilalim lang yung eggshells. Pinatungan ko siya ng cocoa husk sa ilalim. Kasi usually, yung mga snails and slugs is gumagawa sila ng holes dyan sa soil mix ng ating pot. Ayan. So, as you can see guys, healthy ito. Maganda yung variegation ng kanyang leaves. Actually, madami siyang eggshell sa ilalim. Hindi lang natin siya makikita kasi pinatungan ko siya ng cocoa husk or balat ng buko. So, ayun, balik tayo guys kung paano ba siya gawing fertilizer. Yung iba, ginagawa siyang powder, biniblend siya, tapos inihahalo siya sa tubig na pandilig. At dinidilig siya once a week. Yung iba naman, twice in a week, dinidilig yung powdered na eggshells. So, dito sa aking mga plants, mas pinili ko yung crushed eggshell, yung mga dinurog-durog lang na eggshell. Hindi ko siya ginagawang powder kasi mas gusto ko na ilagay lang siya as a topping sa aking potting mix, sa aking pot. Para nakakatulong siya na itaboy yung mga slugs and snails. Kasi as what I have said, maraming slugs at snails na gumagala dito sa aking greenhouse. Dito sa aking mga plants. So ito guys, itong pot, ito yung variegation niya guys. Yan. So ito yung pruweba na kinain siya ng snails. Yan, yung dahon na yan, nasira siya. So ito naman yung purpose na inilagay ko sa ibabaw yung aking cocoa husk dahil sumisipsip siya, nagpipreserve siya ng water, rainwater kapag umuulan. So, hindi madaling mag-dry. Ayan yung eggshell sa ilalim, guys. Hindi madaling mag-dry yung ating soil dito sa ating pot kapag meron siyang basa, medyo basa, na nag-a-absorb ng rainwater na cocoa husk. So, ito yung kanyang variegation, guys. So, hindi pa lumalabas, hinihintay ko pa na lumalabas
yung variegation na pink dito sa ating philodendron pink princess. So meron na siyang mga aerial roots. Nag-develop na yung kanyang aerial roots as at saka as you can see, strong yung kanyang aerial roots. Pagapang na siya patungo sa ating coco pole. So papunta na siya, meron pa dito guys, papunta na siya sa ating coco pole. Kasi based on my observation, mas madali talagang magkakaroon ng mga panibagong roots at strong roots ang ating mga philodendron plants kapag nilagyan natin siya ng eggshell as fertilizer. At eto guys, oh, kasi bagong ulan, kahapon umulan kahapon at saka kagabi umulan din, meron pa siyang tubig dito na galing talaga sa ulan. So dito siya nakalagay, nandito rin yung aking mga aglonema plants, nandito rin yung aking mga calatheas. So yung iba, nilagyan ko rin sila ng mga eggshells. So nga sa ngayon guys, hindi na masyadong maraming snails at slugs na nagpupunta dito sa aking mga halaman dahil most of my plants, most of my pots are meron ng mga eggshells. So ito naman yung DIY coco pole ko na ginawa ng aking hubby. So ginawa lang namin siya guys kasi mahal kasi kapag bumibili ka 2 feet and ano lang to siya guys, 2 feet and 5 inches itong aking coco pole. Ayan, so as you can see, nilagyan ko siya ng maraming coco husk at tinalian namin siya ng ano lang siya, floral wire. Pero kung makikita nyo guys, medyo kinakalawang na yung floral wire na ginamit namin kasi yung floral wire kapag nauulanan siya is madali siyang kalawangin. Madali siyang masira. So, much better na yung gagawin nating panali ng ating coco pole is yung nylon, yung transparent na nylon, yung pang ginagamit sa panghuhuli ng isda. Yung pangbibingwit ng isda guys, yun yung gagamitin natin. So, ito na siya guys, meron na tayong makikita na panibagong usbong na dahon ng ating philodendron pink princess. At hihintayin na lang natin kung merong variegation na pink. Kasi kung makikita natin sa kanyang mga stems at stalk, nandyan sa stalk ng dahon or stem ng ating plant, yung pink na variegation. So, ihintayin na lang natin itong panibagong usbong kung lalabas dito yung variegation na pink dito sa ating pink princess. Kasi mostly, yung lumalabas is white variegation lang talaga. At ito namang pot na ginamit ko sa aking philodendron pink princess guys, additional care tips lang. Dapat gagamit tayo ng dual draining pot, malalaking holes ang gagamitin natin para hindi magstay ng matagal yung tubig sa ilalim ng ating pot at hindi magkakaroon ng root rot itong ating philodendron pink princess. So that's it guys, I hope you enjoyed watching, I hope na nagustuhan nyo ang video natin na ito at nakakapulutan ninyo ng aral ang aking mga ibinahagi sa inyo ng mga care tips tungkol sa paggawa ng organic fertilizer na eggshells at pag-aalaga ng ating philodendron pink princess. Para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell para po mas updated pa kayo sa susunod ko pang mga videos. Bye-bye! God bless everyone!